Hello! For today's vlog, pupunta kami ngayon ng mga kaibigan ko sa Amayhanan. Bigla ang ayaan to. Ang usapan nga sa tanay kaso nauwi dyan sa mahabang parang. After many years din kasi makakasama namin ngayon yung kaibigan namin si Miss Allen. Pinaka-pretting mainhin sa balat ng lupa. At yan, bago ang lahat, sabi ko samahan niya muna ako sa pantok dahil titignan ko kung pwede ko pa mapaayos yung isa kong salamin. Kasi sayang din naman yun, nabali lang yung pinaka-screw niya. Under warranty pa naman kaya talagang binalik ko muna. Kasi sayang nga, diba? So ayun nga, pagdating doon nadismaya ako kasi nga kailangan na daw may bayad kasi daw pinaka-screw na daw yung nabali. Ewan ko pero sabi sa chat, pagka-screw daw wala naman daw bayad yun. Basta hindi daw bali yung pinaka-frame. Kaya after noon, umalis na lang kami at yan sila noon, si Sepe, excited na. Kaya yan, mga alas 3 ng hapon, nagmamadali na kami kasi parang nagbabadya ang ulan. May dala kaming bata. Sabi namin, uuna na kami doon kasi nga nagtatanong pa kami kung magkano ba yung mga 10 pitching kasi ngayon yung usapan. Flex ko lang yung camera ko, sobrang ganda, di nyo kakayanin. Char! Nag-upgrade mama mo, di mo kaya. Mga oras na nga yan, inaantok na si Sepe. Kaso sabi namin mamaya na daw patulugin para diretso na sa gabi. Ayan, nagagalit siya pag ginigising siya sa tatay niya dyan. Kasi antok na antok siya. Tawawa naman si Panot. Ganyan ugali ng batang yan, basta natutulog siya, ayaw niya na i-stopo. Nababad trip yan, galit yan. Flex ko lang din ang face ko, sobrang cute. Namamaga ang ilong ko, hindi ko alam kung bakit lumalaki siya. I mean, lalong lumalaki. At yan, naglalakad na rin kami pababa niyan. Ito yung daan. Papunta doon. Promise ulit yung punta nyo dito. Maaliwalas naman at hindi masyadong mahaba yung lakarin. Kaya nakaka-enjoy din. The design is very nature. Di nyo kakayanin. Mga ilang months na din ang huling punta ko dito eh. Kasi nga, medyo nagiging busy ako. Tsaka umaatake si anxiety ng mama mo. Past few months and weeks. Kaya hindi rin ako nakakapag-upload. Medyo madaming struggle sa buhay ko nung mga nakaraan. Kaya alam nyo na. Tsaka ba't ako nag-explain sa inyo sino ba kayo? So ayun na nga, nandito na kami. Tuwan-tuwa ako nyan kasi after many weeks nakapunta ulit dyan. So ayun, na-excite lang din ako. At syempre ba-vlog natin yan. Sabi ko nga ma-content kahit di naman ka-content-content yung mga kasama ko. Tignan nyo naman ang view. O diba? Sobrang relaxing, kaya kung gusto niyo mag-unwind, dito lang yan. Sa may Amayhanan Cafe, mahabang parang Binongonan Rizal. Kinaganda dito, sobrang lakas ng hangin. Hindi mo feel ang summer dito, lalo pag hapon at gabi, napakalamig. Tingnan niyo naman yun, 4 PM pa lang yun, pero naka-jacket na yung bata. Kaya kung ako sa inyo, pabook na kayo. Dito na kayo. Kompleto na din dito, may pagkain, alak, mga kung anong makakain nyo, kung anong trip nyo, may ihawan, kompleto sila, promise. At sobrang mura lang din ang accommodation dito. At yan nga, sabi namin kay Sepe, anak, picture mo kami yung daddy. Tingnan nyo namang ginawa, video pala. Kaya pala ang tagal, just tatawa-tawa sa amin. Alam nyo ba, kada nandito si Sepe, sobrang takbo ng takbo yan, sobrang saya niya dito. Kasi nga nakaka-relax, sinahanap niya rin yan yung mama niya, ang kanyang mama Gigi. Kaya ganyan yan, takbo-takbo na siya dun. Usapan nga ng mga tropa ko, alas 6 pa lang nandito na dapat sila. Ba nagdatingan yung mga yun, mag-alas 8 na, napakatagal. At yan, may papansit, napakasarap ng pansit dito. Sinasabi ko sa inyo, ilalaban ko yan. Kompleto Ricardo sa sobrang murang halaga lang, napakasarap talaga. Ang savory ng lasa. Alam niyo yung unang kagat pa lang, sasabog na sa bunganga niyo yung flavors. Hindi nyo kakayanin yun, para kayong hinahampas ng ocean. Yan si Madam Ines. Sabi ko, pabili ako ng milk tea. Nag-video-video kami, sabi ko, daddy, kunyari sweet tayo, ganyan, sasayaw ako, tasasaluhin mo ako, mga ganun-ganun. Kaso ano pa ba nga asahan mo pagdating kay Stephen? Wala yan. Kahit anong paliwanag mo dyan, di niya magigets, tinga mo. Parang posting ewan, nakakaya mo. Mukha ba kaming sweet? Real life toxic relationship. Sabi ko nga dyan, tigil na natin ito para tayong tanga, buisit ka. Gigigil lang ako sa'yo. After nga nyan, umambo na nga nyan, medyo malakas-lakas yung ambon. Tapos yan, may rainbow, tuwan-tuwa yung anak ko dyan. Siyempre, bihira na lang sa mga bata ngayon, nakakita pa ng gantong kagandang tanawin, di ba? Kada nakakita ako nyan dito at kada nandito ako sa lugar na to, parang bumabalik sa akin yung araw. Alam nyo yun, yung pupunta kayo sa bundok, tapos may mga luwang, may dagat, dyan lang kayo naglalaro. Yung ganong feeling na ibabalik dito sa lugar na to, promise. Ang daming kuwa tuloy ng rainbow na yan. Sobrang ganda. Tagal ko na rin ang huling kita ng ganyan. After nga yan, lumakas-lakas pa nga din ang ulan. Paulan-ulan niya ng oras na yan, pagabi na rin. At ang tagal talaga ng mga kasama namin. Tapos wala pa akong data, nakakapraning. Mga gana eksena. Tapos tinatanong ko si Papi niyan, Papi, what color of the sky? Sabi niya, red. Sabi ko, no, it's pink. Siyempre ako yung nanay, dapat ako yung tama, diba?
Sobrang saya ni Sipi niya kasi syempre napakaginhawa dyan kahit sino mong bata. Nakakawala ng irritable sa kanila yan pag ganyan yung klaseng panahon. Tapos niya naglalaro-laro siya niyan, sabi niya monkey daw siya, video ko daw siya monkey. Siya lang yata yung batang gusto monkey siya, ayaw ko dyan. At yan na nga, inabot na ng gabi at wala pa rin ang aming mga kasama. Mga tripper, sabi ko nagugutom na ako. Char. At yan na nga, dumating na ang mga impakta. Kala nila, kinaganda nila yung ganyang oras ng pagdating. Dalawang pinsan ko yung kasama niya kasi niyaya ako din. Cause why not, diba? Olo ko. Kala mo mga artista. Nangunguna pa nga si Jessica May, kala mo naman maiiwan. Char. Ay, si Madam Vero, nakala mo napakainit ang panahon para mag-tube at mag-crop top. Hindi naman siya fresh, feeling niya lang, honey, ganda-gandahan. At yan, sabi ko na kabilisan na nilang kumilos kasi yung dahil pang gagawin, like mag-iihaw, magkakainan. Na-amaze din sila sa lugar dito, ah, sobrang ganda daw and relaxing. Ang sarap talaga mag-chill dito, promise. At yan nga, sa hinaba-haba, nagpakain na nga ang nanay mo. Luto ni Madam Vero, napakasarap ng chicken curry, hindi ko kinaya. Hindi ako mahilig sa ulam na yan, pero pag mga ganyan luto, ang sarap talaga, ewan ko ba. Nilalawayan yata ng impacta yan, kaya ganyan kasarap. Ew! Tapos yan ang nga sabi, mag-timelapse daw kami. So, go. Gawin natin yan. Trip nyo yan eh. Dami ko nakain yung gabing yun. Sarap kasi talaga ng ulam, promise. Tapos, ito nga dalawa, hindi na makatiis. Puro alak na sa utak. Go! Ayan si Ma'am Allen. Napaka-pretty at ang aking poging pinsan na si Erickson at magandang pinsan na si Jessica May. Ayan sila, busy-busy na. Tamang kabit na ng speaker. At yan, may dalawa kaming kasamang minions. Tamang play sila ng mga oras na yan. O, diba? Ang cute-cute ni Madison. Para talaga sila minion dalawa. Magkasundo yan, tapos mamaya nagsisigawan na sila. Bulyawan sila malala. Manamana sa mga nanay. Tapos yan, berry shot na nga sila. Tanggera lang ako niyan, di ako uminom. Alam niyo na yan kung bakit. Tapos yun, yung dalawa, hindi pa rin mahawat. Play-play pa rin sa kung saan sila nagpupunta. Nakakagigil. At lumipat na kami sa loob kasi lumalakas na naman yung ambon. Ayan, go. Ay, naku naman. Nagdesisyon na silang umuwi lahat yan sabay-sabay. Mga 12 a.m. na siguro. 11 p.m. Hindi ko alam. Basta ganong oras. Napagdesisyon na nilang doon na lang ituloy ang inuman sa lote. Wan ko ba? Mga trip nito mga taong to. Mga lasing na yan. Sa kabilang kubo kasi ako yun. Nagpaalam lang sila. At yan, nag-i-sleep na nga ang mga Ferguson. Sabi ko, naantok na ako. Tulog na ako. Nandito nga kami sa kubo, sa deluxe. Fast forward, umaga na nga at gumising na ang pinaka-fresh. Bakit? Gigising ng fresh, di nyo kakayanin yun. Sobrang sakit ng pusong ko, lakas talaga ng mens ko dahil. At yan, lumabas na ako para magmumog at umihi. Tignan nyo naman ang ganda dito sa umaga, mga anak. 6 a.m. yan, nasarap magpainit dito. Diba? Very bukid yung, ano niya, yung vibes na ibibigay niya sa'yo. Para kang babalik sa buhay nung araw. Alam mo yung mga ganong feelings, sobrang sarap, promise. Ganyan ang view niya sa umaga, di ba? Ang sarap gumising pag ganyan yung makikita mo. Parang kanino ka ba lumalaban? Yung mga ganun. Tapos gaganahan ka kagad gumising, kumilos, kasi ganyan yung nasa paligid mo. Napaka-aliwalas. Yan. Nag-ahanda na rin kami niya kasi nga uwi na rin kami. Kasi marami pa rin gagawin. Tsaka sa bahay, maglalaba pa ako. Wala akong maisuot na, Diyos ko. O diba, napakaganda. Kung ako sa inyo, mag-message na kayo sa page. Magpabook na kayo. Murang-mura lang po dyan overnight. Matatanggal talaga yung mga stress nyo sa katawan. Date, anniversary, bonding ng mga kaibigan, mga ganun. Ang sarap dito. Ayan, pauwi na kami niyan. Pasensya na kayo, masyadong matagal bago ako nakakapag-upload. Kaya siguro hindi tayo yayaman sa vlog. Tamad eh, charis. Sisipagin kong damihan ng content. Ang hirap kasi mag-isip ng content. At hanggang dito na lang. Salamat sa panonood! Jika memang benar.